Kaibigan, nandito tayo sa Kalibo, Aklan. Ito ang buhay probinsya. May panabong, may tubig dyan. Napakaganda, pero maganda topic ko to. Promise, maganda to ha. Pag tayo tumatanda, anong parte ng katawan natin, anong organs ang nanghihina? Yan ang delikado. Kasi magugulat na lang tayo. Pag nagkakaedad tayo, meron na humihina. Kailangan natin ng adjustment. Pag hindi tayo mag-a-adjust, pwede tayo ma-aksidente, mamatay na maaga. Diba? Kasi pag tumatanda tayo, parang kotse. Pag luma na ang kotse, diba? Marami ng sira. Pag ang bahay luma na, marami ng sira. Kailangan natin maintenance. Pag-iingat sa kotse, sa bahay, sa katawan natin. Ito ha, yung pinaka-importante lang ang tuturo ko sa inyo. Number one, manghihina 40, 50, 60 years old, mata. Pag ang mata, kita mo kailangan mo na may salamin. Eh, very important ang mata. Pag hindi mo nakikita yung daan mo, eh pwede ka ma-accident. Diba? Mas mababangga ka, hindi mo na matansya. Kaya kailangan yung mata mahalaga. Magsasalamin, kumain ng mga masusustansya para malinaw ang mata. Tsaka meron ng mga procedures ngayon eh, para sa mata, sa mayayaman. So yan ang first ha, mata lumalabo. Second, ito problema na nagkakaedad. Balance. Yan, yung balance natin, di ba? Ano problema sa balance? Yung tenga, nagbabalance yan. Yung utak, nagbabalance yan. Yung lakas ng paa natin, yung mga muscles natin, yan ang nagbabalance. So, pag gumihina ang muscle dito sa utak, pati yung mata natin, na i-imbalance tayo. Pwede ma-aksidente, matumba, mahulog. Diba? Basta may edad, very common na accident. Kaya ingat tayo. Ano gagawin para gumanda balanse? Pilitin mag-exercise. Kung ano man exercise, maging health buff talaga. Mag-rubber shoes. Kumuha ng kasama. Para to si Doc Lisa, pa naglalakad ako, kailangan nakahawak eh. Kasi minsan, naglalakad tayo, nakatingin tayo sa malayo, hindi tayo nakatingin sa baba. Eh kung may butas dyan, hindi balanse. Isang tapilok mo lang, pilay ka na. Pag ang may edad na pilay, 1 week bago gumaling or more. Pag bata na pilay, 2 araw lang, takbo na eh. Eh mas matanda, matagal na yung paggaling. So exercise, lakad, more steps, stretching, at massage may tulong. Kailangan masustansyang pagkain para malakas ang mga muscles. Pwede rin magbitamina. Okay? Number 3, ang manghihina, baga at puso. Pag tumatanda, di ba? Akyat tayo na malayo, hapuna agad. Bakit? Baga mas mahina, puso mas mahinga. Baga, oxygen yan eh. Puso, yan yung lakas ng pagpump ng puso. Mas inihingal, akyat tayo na isang hagdanan, hinahapon na tayo, di ba? Parang kotse, yung makina mas mahina na. So, para lumakas ang baga at puso, tigil sigarilyo, tigil vaping, magandang hangin sa probinsya, more steps, check up kailangan, kung may high blood, diabetes, o sakit sa puso, ginagamot para masupport yung baga at puso. Number 4, problem na organ ng hihina, utak. Memory, mas nakakalimot. Dito tayo, Lisa. Memorya, mas nakakalimot, mas mainit ang ulo. Yan, utak, mas malabo ang mata. Yan. So, kailangan natin brain foods. Kung di man ganun tayo katalino, katalas na yung utak natin, at least, di ba, gamitin natin yung experience natin. Di ba? So, dapat yung utak aalagaan. Tamang diet, mga isda, yun ang kailangan natin. Tapos, huwag magre-retiro gamit ng utak para matalas ang utak. Doc Lisa, mahulog ka dyan, ha? Okay. Kita nyo, ang ganda ng tubig, oh, Doc Lisa, pakita mo sa kanila. Yan, ang ganda ng tubig, oh, lumalabas pa doon, oh. Oh, see? Oh, ang ganda, oh. Yan, pag nahulog tayo dito, patay. Number 5, na nangihina muscles and bones natin. Sakit, arthritis, yung kamay mas mahina, yung grip, yung pag-stretch mas mahina, paglakad mas mahina, mas walang balanse, pag-akyat mas mahina. Kaya pag may edad tayo, mag-umpisa sa 40, 50, 60 patas, doble, triple, ingat. Hindi yan arte. Huwag nyo sabihin ma-arte. Kailangan maingat. Kasi pag nadapa, yan ang umpisa ng
Sabihin ko na, una dapa lang yan. Next, hip fracture na yan. Next, ooperahan na yan. Next, magkakomplikasyon habang nag-ooperahan. Next, mamatay na yun. Ganun yun. Unang injury eh. Tapos patuloy ng patuloy ng patuloy hanggang sa namamatay ang pasyente. Kaya iwasan natin yung first injury. Yung first stroke, yun ang iiwasan. Number 6, ito marami pa nanghihina na part sa katawan natin. Pero hindi ko na masyado babanggitin yung top 5 na sinabi ko. Tenga, hihina. Panlasa ng hihina, di huwag masyado maalat. Kidneys, hihina din. Madali ma-kidney failure, kaya damihan ng tubig. Ingat sa mga pain relievers. Cancer, mas tataas. Kaya kailangan natin ng check-up at maintenance medicine. Dapat masaya tayo at safe tayo kahit nagkakaedad. Sabi nga ni Sonia Rocco, PhD daw siya. Sabi namin, anong PhD? Preparing for a happy death. Nakakagulat, pero minsan ganun tayo dapat eh, maingat tayo, ha? So tandaan nyo yung top 5 ko, ha? Mata, number 2, balance, number 3, baga at puso, number 4, utak, number 5, muscles and bones. Ma-maintain natin yan, hahaba buhay ng kotse, tatagal ang bahay natin. Yan ang example ko para humaba ang buhay ng ating katawan. God bless po. Thank you.